bisita natin ngayong araw si Sir Robert Bison from Bataan. Anong bayan po kayo ng Bataan? Puerto Ribas. Puerto Ribas. Balanga. Pero kagagaling niyo lang po ng Australia, tama po? Oo po, oo. Kailan kayo dumating, sir? Noong Sunday. Anong Sunday? Petya? Tapos aalis na isa Sunday. Itong Sunday na to. As in one week lang kayo rito. Oh. Kasama niyo sila? Hindi po, ako lang. Ah, kayo lang, okay. Ang ano naman? Oh, bali, ano lang po namin yung R&R lang namin. Pahinga lang namin sa trabaho. 10 days. Mm-mm. Eh, inuwi ko na para makakasama ko naman yung pamilya. Anong company po kayo? IPCQ sa Queensland. Ano po yun? Yung painting, blasting and painting. Ano yung pangalan ni ma'am? Vivian po. Vivian, si ma'am Vivian. Tapos si Robert, si Sir Robert Bison. Tapos kasama po nila. Kapatid. Kuya ko po, kapatid. Okay, kapatid ni ma'am. Taga-Bugal yun. At taga Bugal yun si ma'am. Saan sa Bugal yun, ma'am? Ano po, sa Lagit Sentro. Ah, Lagit Sentro. Marami tayong kaibigan dyan sa ano, sa Bugal yun. Eh, ako po yung mag-i-start muna ng konti para makapag-adjust. Opo. Para magamay niyo muna. At si kuya yung mag-aalaga. Sila rin. Opo, tama lang. Tama lang po. So, bali 192 heads po yun, ano? 192 heads. Kasama yung cages? Opo. Set po. Cages tapos manok. Ay, kung yung pigs, pwede bang i-additional yun pagka i-deliver? Yung pigs po, yung sakali po kasing mapaaga yung delivery, may sinasama talaga kaming pigs yung pagkain nila. Oo. Pero pwede rin naman kayong magpasabay. Tapos, yung mga gamot, siguro ang i-advise ko, umorder na lang kayo sa Shopee, ma'am. Since andito sa... Hindi, may kinukuha na namang ano si... Poultry Supply. Sa... Ang tawag doon? Sa Bataan Farmers. Bataan Farmers. Ano naman po ito? Malaki rin. May mga nabibilan din po. Mm-hmm. Marami naman po. May mga nadalhan na rin kami dyan sa Bataan eh. Saan ba? Sa Murong, Balanga, ganyan. Balanga po kami. Balanga kayo. Balanga yung pinaka-city. Ano, pinaka-city niya. Apo. Okay. Bali, November 4 po yun. Tapos umpisan nyo lang yung housing, ano? Umpisan nyo pa lang. Yun nga. Sila yun na rin yung gagawa. Yun ay papaayos ko eh. Yung iba yung magbabakod ng lote. Pakipanood na lang nila yung ano? Yung mga vlog nyo. Yung vlog ko, yung, ang title niya, 192 heads capacity. Oo, napapanood ko nga. Sukat ng ano. Basta punta kayo sa Mang Mag's channel, tapos dun sa search box, i-type nyo lang yung title dun. Lalabas na po. Okay. So, andun na. At least, yung mga details, may idea. Kompleto na po. Okay. Yun nga. Kaya lang yung ano dun, sir, yung sa poste, ang tinuro ko kasi dun dati, 10 feet lang. Oo, inatay nyo lang yung isang tubong ano-ano. Pero para hindi siya, para hindi gaanong mainit. Oo, itataas. Itaas nyo lang 2 feet. Yun nga yung sabi ko sa magagawa. Sabi ko medyo itaas para, kasi pag nag-summer, sobrang init eh. Opo. Hindi, sa bagay, ano naman dun, mahangin. Kasi, kahit na. Hangin. Oo. Parang pabundok siya eh, yung ano niya. Sabi ko nga, medyo taas-taas ang ako para iaano na lang, habaan na lang yung loop ng ano, opo, ng bubong. Opo. Para hindi nababasa yung mga manok. Opo. Sabi ko sa kahit na ano po, yung ganyan niya, yung bulada niya. Yung bulada. Kahit na medyo 120 habaan. O 150. Oo, ayun pwede. Opo. Pero kami, parang pinagkasya namin yung ano, yung... 12 feet na ano, isang buo. Isang buo na yero. Na actually may ano nga ako rito eh, may trusses. Ano yung ano niyo? Yung poultry. Oo. Gusto nga mapuntahan. Sa Kalasyaw po, pwede niyo puntahan. Ibigay ko po yung ano, yung address. Papunta natin ngayon. Opo. Ano lang po siya rito, 12 kilometers lang, malapit lang po. Malapit lang. Papasyala namin. Para makita ninyo yung actual. Tapos makita nyo rin kung mabaho ba o malangaw. Oo, yun nga yung naano ko. Opo. Dahil sabi ko naman, hindi naman ako mabaho yun. Opo. Mabaho ako yung mga sisiw, di ba? Dahil... Ang mabaho po yung pag nabasa yung ipot ng broiler. Yun, oo. Pero kapag itong layer natin, hindi po eh. Ay, hindi. Opo. Kahit mabasa siyang, wag lang basang-basa. Opo. Tsaka kapag nabasa siya, may remedyo naman, pwede nating ano, sprayhan nung gaas. Yung kerosene para mawala yung amoy. Kaya sabi ko nga kay kuya eh,
pagka may cellphone ka, panoorin mo ako yung mga vlog ni Kap Mags para may idea yung pagpapainom ng mga vitamins, yung gamot kung may sakit. Opo. Ano, yung video po natin, ano na eh. Ang dami na nga, nakapalo ako sa inyo. 481 na pala. Oo, ang dami na. Dami na. Kagabi ho, nag-ano ako eh, nag-live ako eh. Oo, napanood ko nga po. Maganda rin yung mga diniscuss ko doon eh. Yung price na ano, update price. Kadamihan ng mga kino-content ko ngayon, yung mga kasagutan sa katanungan ng mga subscriber natin. And parang may naalala tuloy akong another tanong, yung tungkol po sa ano, sa Balahibo na yan. May nagpapanik. Yung tungkol po dyan sa Balahibo na yan, para na rin sa kaalaman ng karamihan. Pagka-deliver po, huwag po kayong mabigla kung naglalagas yung Balahibo nila. Kasi ano, yung manok maglulugon din eh. Opo, magpapalit po siya ng balahibo. Ano, balahibo. Kaya nalalaglag yun para magkaroon ng ano, panibago. So, yun yung ano, kagandahan ng sa manok. Yung buhok ni Mang Mags nalagas. Hindi ano eh. Hindi tumutubo. Tinaniman. So yun. Napa-segue tuloy tayo. No? Bali, ilang months po pag ng itlog? 16 months, di ba, i-deliver yung, nyo? 16 weeks po. Ay, 16 weeks. 16 weeks yung manok natin sa November 4. Oo. So, kapag kondisyon, ibig sabihin, pag hindi sila tinama ng sipon, ganyan. So, mga 2 weeks, may mag-uumpisa ng mga itlog. Opo. Tapos, day by day, yung mga, ang maunang mga itlog kasi yung mga ano na, matubo na yung palong. Oo, yung lumalaki yung palong. Opo. Po, no? Tapos, parami na ng parami. Hanggang sa, lalo na kapag sila ay napailawan. Ayan. Ang sinasabi ko lang, huwag nating madaliin kasi kung gusto nating madaliin, madali lang eh. Pag nainip tayo, ilawan lang natin, pailawan lang natin. Kaya lang, ang problema, magkaka-prolapse sila. Yung pumuputok po yung ano nila, yung bahay itlog lumalabas po. Namamatay. Mamamatay po sila, mamamatay sila. May infection. Magtutukaan kasi sila eh. Kasi yung manok, very attractive siya sa ano eh, sa pula. Sa pula. Dugo, ganyan, pula, diba? Kaya napansin ninyo yung, mga nakikita nyo sa video, yung mga nipple drinker. Kulay-pula. Kulay-pula. Kasi, kaya pala, nag-ano sila kahit na yung tubig lang, no? Opo. Yung drinker merong na. Ano eh. Kaya pala laging pula. Pinag-aaralan nila, may mga napanood ko rin sa ano sa mga YouTube, yung halimbawa yung manok ikukulong tapos bibigyan siya ng bagay na iba-ibang kulay. Yellow, blue, red. Yung red yung palagi nilang tinutuka. Tinutuka. So parang pinag-aaralan din. Kaya attractive sila sa pula. Attractive bakit sila. Laging pula? Kaya yung mga nipple drinker, ang kulay niya. Kaya pala laging pula. Pula. Diba, meron pa nga yung nipple, tas may sahuran, pula rin. Pero mas maganda ro yun eh, para kung may sipulang isa, hindi makakahawa sa ano. Pagdating sa ganun, sir, kaya lang, ang problema naman. Yung paglilinis, yun lang halos, mahirap. Oh. Halos lahat ng nagpapakabit nun, nag-ship din sa ano. Sa PVC. Yung sa PVC, yung sa open water. Open water, Kasi po, yung sa nipple drinker, ang problema dun, kapag nagbara, akala natin okay lang eh. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Not unless na pipindutin natin ganun. Pero pag di mo pinindot, hindi mo walang pagkakaiba. Hindi, malalaman, hindi mo malalaman kung barado yun. Barado. So kung yung tao busy, wala na siyang gaanong oras na busy check tayo, yan. No? Doon tayo madadali. Kasi ano yun, bawat isang kulungan may ganun. May nipple drinker. Ngayon naman sa open water para maiwasan yung hawaan kapag marunong na yung nag-aalaga malalaman niya yung mga may sipon. May sipon. Binubukod na lang yon. Ngayon kung walang available na area para mapagbukodan, kumbaga parang i-quarantine, di ba? Ang ginagawa nating diskarte yung dun sa dulo nung pinaka kulungan. Dulo nung kulungan. Doon natin ilagay yung may sipon para siya yung huling iinom, hindi siya makapanghawa. Kasi di ba umaagos yung tubig, parang kanal yun eh. Di ba? So, doon natin ilalagay. Ganon yung diskarte. Ano po ba? Open po ba yun? Open po yun. Tapos sa dulo, meron siyang ano,
may saraduhan. Meron po siyang parang pangsara. Tapos pag hinugot na ganun, magpo-flow siya. Oh, magpo-flow siya. Yan. Ganda nga sila na nga rin gumagawa ng cage. So. Opo, ito po yung gawaan natin. Napanood ko to sa Agri... Agri sa Agri. Yun yata yung bilag nyo. Kay Tito J. Oo, yun na. Napanood ko. Tsaka sa Agribusiness. Ayun, Agribusiness. Agribusiness. Ni, ano, ni Sir Buddy. Oo. Yung paggagawa ng ano. Anong oras kayo umalis sa, ano, sa Bataan? 8 po. Ah, 8. Okay. Saan kayo dumaan? Ano po, ay si Tess tapos Luisita. Medyo may baha doon sa may looban ng Luisita. Kaso kaya naman ang sasakyan. Kaya naman ang sasakyan. Yung port po yung tala namin. Naka-pick up po kayo? Ah, pick up. Ay, okay. Yung Raptor, mataas naman. Ano yung cap? Kulungan muna yung i-deliver o sabay na? Kapag 192 po kasi, sabay po yun. Para hindi kayo madali sa delivery charge. Paano yung pag-assemble ng kulungan? Doon po nila ina-assemble. Habang ina-assemble, may ano po, may lalagyan yung ano, manok na kulong-kulong. Basta hanggang maximum lang po 192 kaya. Kaya kapag sumobra, hindi na po kayang pagsabayin. Opo. Siyempre, ano rin eh, tinitignan din natin yung para makatipid kayo ganun. Pero papagawa kong ano yung pinakaano niya, yung hull blocks. Opo. Pang ano na siya, pang 192 times 2, ilan 'yon? 384 heads pang 384 na po. Eh saka ko na lang muna iano. Parang yung ano, parang yung dinalhan nila ng cages ngayon. Kasi yung mga kasama natin nasa Nueva Ecija sila ngayon. Nung nakaraang grow, umorder sila ng 504. Yun pala ang pinagawa nila pang 1008. So ngayon, umorder na naman. So ini-install yung another 504 na ano, na cages. Shout out nga pala kay ano, kay Mr. and Mrs. Galicia. Sila po yung Opo, Nueva Ecija. Sa may Kuya po. Yan. Tapos yung isang team naman natin nasa Nueva Ecija rin na nasa ano Gimba. Kila Gimba. Opo. Kila Sir Freddy Gagarin. Ayan. So ano, puro mga ano natin, subscriber natin dito sa mga channel. Mga followers. Opo, mga followers. At least hindi yan ang gagaling sa Apple. So, opo, opo. Dami nga umu-order kay Sir. Marami. 1,000, 5,000.